masyado nang naapektuhan, no, ang kalakalan ng lalawigan ng Tawi-Tawi dahil sa kawalan ng biyahe ng barko at ng dalawang airlines. At hindi lamang itong basic commodities, kundi pati internal revenue allotment ng provincial government, municipal at barangay government, dahil magpahanggang ngayon ay hindi pa sumusweldo ang mga kawani ng local government units. Ini-interview natin ang tuwing mampalam chairman na si Abidin Nuruddin, na dating ABC president ng munisipyo ng Bungaw, at ating napag-alaman sa kanya lubhang nababahala na ngayon ang mga local ang mga barangay officials sa naging effect ng Sambu seeds. Dahil pag-eleksyon ng pinag-uusapan, eh, kailangan mo ng medyo mahaba-habang panahon na preparasyon. So, hindi lamang sa Basulta area, kundi pati na rin sa mga karating na lalawigan tulad ng Sambu Sur at Sambu Norte. Dahil kapag internal revenue allotment ang pinag-uusapan, ang DBM Manila ay magpapadala ng pundo sa DBM Regional Office na nasa Zamboanga, at itong mga ira na ito mula dito ay dinidistribute din yan sa buong lalawigan na siniservisyuhan nito. Bagamat ating napag-alaman kay Chairman Nuruddin na isang napaka-welcome para sa kanila itong issue ng 10,000 kontribusyon o na dapat ibigay ng barangay unit at i-rebate sa bawat COMELEC election officers sa darating na halalan. Ngunit pabiru niyang sinasabi na pag ganito naman, nawala ka pang ira na natatanggap, paano ka makakapagbigay sa COMELEC at paano ka makakapag-prepare para sa darating na halalan. Bagamat may mga paraan naman ang COMELEC kung abutin talaga na walang biyahe hanggang October, hanggang mag-eleksyon, tulad halimbawa ng pagtap ng mga Navy boat upang magdala ng mga election paraphernalia sa buong lalawigan ng ARMM at Basulta area. Eh, naniniwala siyang kakaunti lamang ang ating mga naval boat, at ito nga't kasalukuyang ginagamit pa rin sa pagmomonitor ng mga sympathizers, mga supporters ng MNLF Missouri faction na maaring papasok o lalabas ng lalawigan ng Tawi-Tawi. Kaya dagdag pa ni Chairman Nuruddin, kung kayaan niya ng 20 ng Kongreso at Senado na ipanukalang ipostpone ang sangguniang kabataang election, baka magawan din ng paraan na ipagpaliban muna ang barangay election sa hanggang tuluyang mag-normalize ang sitwasyon sa Zamboanga. Para sa Vera Files, mula po dito sa himpilang DXGD ng lalawigan ng Tawi-Tawi, Baby Lincano Omar nag-uulat.